Ano yung lesson 2? Mga bagay na dapat mong malaman kung bakit may mga taong nakagagawa ng magandang awitin. Magandang kanta. Ganun. Ang number 1, musical influence talaga. Yun yung number 1. Kasi kung wala kang pagbabatayan na may influensahan mo na isang solo artist o banda, eh hindi ka makakagawa ng magandang kanta kasi doon ka magbabase. Iibahin mo lang yung sayo, kumbaga sa kwan. Meron kang side na, meron ka na wala sa kanila. Kumbaga magiging inspirasyon mo lang sila. Yun talaga number 1. Gusto mo talaga makagawa ng magandang awitin. Okay, number 2. Lyrics. Lyrics. Mga liriko. Yung sa lyrics, yung, siyempre, yung sulat mo nga. Mas maganda yung true to life experience mo. Pero meron din namang iba, katang isip lang. Katang isip lang yung, no, ako may katang isip, meron true to life. Nagsama-sama ko lahat. So, lyrics, o, pinakamadami sa lahat talaga, love letter. Kasi love letter is susulat ka ng tungkol sa pag-ibig. O, pag-ibig mo sa Panginoon, pag-ibig mo sa pamilya, o pag-ibig mo sa girlfriend mo. Yun ang pinakamarami talaga. Kahit saan, ano, pag napahingan mo, yun talaga ang pinakamaraming kanta na lagi nang may pumapatok, may sigat. O yun, mga marriage song, paliligaw. Nga, yung ano, awit para sa Panginoon, pasok, song of praise, you know. Tapos, kalakip nung love song na yan, meron din siyang sad love song. Tungkol din sa pag-ibig, kaya lang, bawa, malungkot yung naging love life mo, hiwalayan ka, or namatay yung iniibig mo. Ganun, sad love song. Susulat ka. So, next, yung happy letter. O happy. Susulat ka ng masasayang sulat mo na nangyari sa buhay mo. Happy song. O, example, yung birthday song. O travel song. Alam ba, nagpunta kayo sa magandang lugar. Travel song. O, ano, Christmas song, masaya. Okay, yung ano, next, funny letter o funny song. Yung mga funny moment, yung mga pwede mo isulat sa kanta yung mga nakakatawang nangyayari. Yung iba naman, ano, nahaluan ng parang medyo green, pang green-minded ng nakikita. Nakakatawa nga yun. Okay. Pero, nasa nag-iisip ka rin yun? Kung magiging green-minded yung isip mo. O country letter, o susulat ka ng pangbansa, o country song. Ano? Yung mga kasaysayan ng ating bansa, susulat mo. Yung mga bayani ng ating bansa, kung ano yung mga nagawa nila, susulat mo. Gugawin mo country song. Tingnan mo yung melody ng country song na genre. Kasi country song, that i-iak memory sa country letter. Yung pagkakasulat mo, country din. So, politics song, next. Politics letter. O sa politika. Yun, halimbawa, may magbago na politiko, korap pa rin. Patama sa mga politiko, magawa ka ng ganung song. O, tungkol sa gobyerno. O sa mga kandidato. Ayun, yung mga kandidato, puro ano lang sila eh. Yung song na sikat, pinapalitan lang nila ng lyric. Adaptation yun. Pero ang iba naman, nagkagawa ng original talaga. Yung mga politics song na yan. Yun, sample. Next, baby letter. A child song. Yung baby letter, child song, yung mga bagay na
Yung madaling ikatuwa ng mga bata, kanta. Madali, madami. Yung, halimbawa, may sample ng mga kanta ganun na. Yung nga, yung Twinkle, Twinkle, Little Star. Ang dami. Ang dami, mga, marami rin mga pabatang song. Meron pang mga bagong nalabas ngayon, nakikinig ko. Pwedeng ilagay sa genre ng danceable or song. Yung mga kanta tungkol sa ano, tungkol sa sport. Yan, kahit anong genre din yan, pwede mo ilagay sa kahit anong genre. Nabawa, sa basketball, sa volleyball, kahit ano, basta sport. Next. Business letter or business song. Yan, yung song na ano, tungkol about sa song all about business. Kakanta ka para sa negosyo, para mabili yung produkto. Oh, marami. May toothpaste, o produkto mo na damit, mga ganun. Mabili ang mga cellphone. Pampaganda ng mukha, pampaputi ng mukha. Next, job letter or job song. Yung mga susulat ka ng mga tungkol sa trabaho para sa magandang hangarin ng trabaho mo. Yung bawa, yung mga doktor o ginagamot yung mga pasyente, susulat ka ng kanta na ganun. Style. Yung mekaniko, ginagawa yung mga sakyan. Meron ding awit na pwede kang makagawa ng awit na tungkol doon. Next. Movie letter o movie song. Yun yung mga movie song. Yung song para sa mga ipapalabas sa TV. May mga halimbawa, Darna, Superman. O may mga drama din sa ano, sa Korean novela. Kaya, yung mga cartoons. Cartoons. Diba? Hindi lang. Marami. Basta marami sa movie song. Movie letter. Magsusulat ka. Oh, next. Nature. Nature letter. Nature song. Oh, yung mga nature. Yung mga kanta para sa ano, sa mga kalikasan, tungkol sa kalikasan, o nasisira na bang kalikasan, o magagamot pa ba, o yung araw, tungkol sa bituin, ulan, bagyo, bundok, o mga puno, panahon, iba't iba, marami. Next, yung war song, war letter, war song. Tungkol naman sa pakikidigma, sa digmaan. Yan, mas bagay yan sa mga rock, mga digmaan. Sa bagay, marami namang uri ng digmaan, hindi naman yung digmaan ng literal. Okay, ito naman number 3. Melody. Tungkol sa melody, yung kinds of emotional melody. Love melody. Yung mga love melody, love, yung meluhiya, ibig sabihin, yung tono. Yung nakaka-relate yung melody niya. Halimbawa, yung kay Che Marichan, yung beautiful girl, love melody yun. Yan si genre. Pero merong iba, yung love melody niya, hinahaluan din ng ano, konting alternative, ng ganun, hinahalo. Pero maganda yung pure pa rin. Kaya lang, napakadami talaga. Kaya hindi mo sad melody o yung malulungkot na kanta. Pampatay, lilibing, ang dami. O funny melody o yung mga nakakatawa, Eddie Garcia. Limitan yung funny melody, nasa genre ng ano eh, nasa genre ng novelty. Reggae, pwede rin sa reggae, tsaka novelty. Tsaka meron din sa danceable, funny melody. Pero yun talaga, may pinagbabagayan talaga yung funny melody. Yung attract melody naman, yung melody niya nakaka-attract, parang nangaakit. Ganun. Medyo ano to.
kan, romantic melody yun eh. Romantic melody. Pang-akit. Kasi kalimitan na no sa mga jazz. Yung may attract melody siya. Yung rock melody naman. Rock melody, kalimitan naman yun. Eh, siyempre, pag sinabi rock melody, marami ng uri ng rock. Yun nga, yung alternative o rock, iba't ibang uri ng rock, may classic rock, gano'n. Pero yung next na nakaka-induct na melody, pang ano talaga yun, danceable talaga. Nakaka-induct na melody. O, tapos yung horror melody, hindi naman nakakatakot. Nagamit naman yun din, kinagamit din yun sa mga yan, metal, thrash metal, o mga pang horror na melody. Yun yung mga nakakasar na melody. Yun, nilalagay din yun sa kalimita, sa reggae, sa novelty. Yun, may patama sa iba na masak ka talaga. Yun, number 4, title. Yung title ng song. Siyempre, ang kalimitan, ang iba kasi, huli muna yung title. Kasi doon siya magbabase ng nasulat niya kanta. Tapos i-argue na ano niya, doon siya kukuha ng title. O kaya naman, meron ng iba, una yung title. Para, halimbawa, yung title ay, halimbawa yung title ay langit o tungkol lahat sa langit. Title ay ano, bulaklak o tungkol lahat sa bulaklak. Pero sa akin lang, mas naalawanan ako yung huli yung title. Kasi pag nasulat mo na yung mga sentence, sa paragraph, doon ko na lang magkukuha ng mga iibahin. Tapos doon ka na makakaisip kung ano yung tungkol sa ano. Saka ka makakaisip ng title. Yung iba naman, title muna. Yun, mag-iisip ka ng mag-iisip yung tungkol doon. Mag-sulat ka ng mag-sulat. Bawa, tungkol sa bato. Anong abot sa bato? Matigas, mga kung ano-ano. Binabato, ganun. O tungkol sa ginto, o maganda yung ginto, makinang, ganun. Depende rin kung sa kung ano nakapulog sa yung sinulat. Ano patungkol sa ano. Susunod na lang ulit. God bless you. Sana may natutunan kayo sa akin yung pinagsasabi.